My gosh, natatawa talaga ako. Di ko alam kung paano ko sisimulan. Okay. Para akong kinukuha na ng liwanag dito, adjust natin to. Okay, so guys, matagal ko na itong pinag-iisipan. Kaso lang, hindi ko talaga alam kung ano yung magiging content ko for my vlog. I'm a nurse, pero hili ko talaga yung magluto. So, for my vlog content, I'm gonna share kung ano yung mga piniprepare kong food with my own recipe and some secrets anyway. Okay, so we'll start. Since Pinoy, so as OFW, we crave for Filipino foods. So for today, I'll be cooking sizzling tofu. So guys, ito yung kailangan natin. Tofu. Yung tofu, okay, so may secret dyan. Ginawa ko sa kanya is pinakulo ko. And then, nilagyan ko siya ng vinegar. Kasi pag islice mo siya, hindi siya madaling madumi. So that's the secret. Pinatong natin siya sa mga katrabaho natin. Este sa tissue paper. Para masipsip yung water habang pinapakulo natin. Siyempre, sizzling yan. Di mawawala ang sibuyas na amoy ng mga ibang lahi dito. Eh, joke lang. Pero totoo naman yun. Kailangan natin ng red na chili. Ayan. So, sana maanghang yung siling gagamitin ko. Green bell pepper para medyo makulay tayo. Red. Ito pala yung red. And green. Okay. Then, I'll be using olive oil. Ayan. So, medyo social tayo kasi nasa ibang bansa tayo. Mura lang yung olive oil. Ayan. Pepper. Of course. Mayonnaise. Courtesy of my katrabaho. Nang hingi lang ako kasi wala akong mayonnaise. And we have here, ayan, Maggi soy sauce. Masarap gamitin yung Maggi soy sauce kasi hindi mo na kailangan ng additional flavors kasi malasa na siya. Okay, so guys, habang inaantay natin kumulo yung mantika, kasi medyo marami siya, so medyo matagal siyang uminit. Okay, so habang inaantay natin, let's talk about some, alam nyo na, mga issue sa buhay bilang isang OFW. Okay, so ako, OFW ako since 2016. So, magpo 4 years na ako dito sa Riyadh. Ayun, so far, okay naman siya. Marami ng changes. Madaming sinasabi yung mga tao about sa Saudi. Which, some, hindi naman totoo. Okay, so first, oo, mahigpit yung Saudi, pero in a good way. Okay. Tsaka depende rin kasi yun sa mapupuntahan mo employer. So ako, since nurse ako dito, hindi naman siya ganun kahigpit. Although, nung pagdating ko dito before, ayan, so medyo mahigpit yung employer namin. Pero so far, habang tumatagal, hindi naman na siya ganun kahigpit. So, ang tip lang dito, pag nag-Saudi ka, or kahit saan dito sa Saudi, ang tip lang dito, huwag kang gagawa ng bawal nila. Ano ba yung bawal nila? Pinakauna, drugs. Okay? Drugs talaga, number one. Tapos, syempre, alak. Ayun. Pero, merong mga nakakagawa niya. Alam mo naman, yung iba, hindi napipigilan. Kasi, yung mindset nila, masarap daw. Daw yung bawal. Okay? So, what else? Before, okay, so bawal yung nakikipag-date sa hindi mo asawa. Okay? So kaya marami dito before kumukuha sila ng papers na katunayan na ganito, kasal, ganyan, nagpapakasal. Pero, ngayon, okay, so nowadays, hindi na siya ganun kahipin.
And yung mga hotels dito, ayun. So, nag-open na rin sila. Kasi they're actually changing for the better na. Ayun. Kasi, syempre, as time goes by, napag-iiwanan na si Saudi ng ibang Gulf countries. Okay. Anyway, mainit na yung mantika natin. And we're ready to put the tofu para ma-fry na siya. Ayun. Pasensya na, walang ayos-ayos to dahil kagigising lang. So, let's start. Lagay lang natin yung tofu dito sa oil. Ayan, oh my gosh. Actually, takot talaga ako sa mantika. Kasi feeling ko, tatalsik siya sa akin. Pero, kapag deep fry naman, yun yung kagandahan kapag deep fry. Kasi, hindi siya, ayan, medyo ang kalat at ang dumi ng kitchen namin. Ayan. So, lagay lang natin siyang ganyan. Wait na din. So, okay na siguro yun. Since ayaw natin ng medyo crowded. Hindi pa siya okay for me kasi gusto ko yung medyo toasted. So, cook ko pa siya for a minute, maybe. Ayan. So, wait lang natin siya. Ito na yung first batch ng tofu natin. So, crispy kasi yung gusto ko. So, nakasalim na yung second batch natin. So, antayin na lang ulit natin na maluto. Ayan. So, ito yung boring sa pag-aantay. Kasi, wala kang choice. Antayin. Parang yung kontrata na kailangan mong tapusin. Kailangan mong antayin na tapos. Alam mo yung gusto mo. At uwi ka na. Okay. So, maraming nagtatanong kung mahirap daw ba yung buhay kapag naging OFW dito sa Saudi. So, at first, okay, so syempre lahat naman tayo mag-a-adjust sa environment, lalo na dito. Iba yung culture nila. Actually, ayan, culture shock talaga ako na nakarating ako dito. Ganyan. Kasi, outgoing ako. Okay. In short, dalang tao talaga ako. Aminado naman ako doon. Dalang tao. Pero dito, as in, limited yung paglabas. Although, hindi naman siya ganun kabawon. Pero, minsan choice mo rin na ayaw mong lumabas. So, maganda dito, makakaipon ka. Kahit wala talaga akong naipon. Okay, so anyway. Okay, so makakaipon ka dito kasi napakamura ng bilihin dito. Sabi ko sa inyo, yung presyo dito ng groceries, ng pagkain, and everything, okay, sobrang mura. Almost half. Kahit last year, nagkaroon na sila ng 5% na VAT. So, still, hindi mo siya ma-feel na nagtaas na siya. So, mas ma-feel mo pa yung pagtaas ng BP mo sa mga pasyente. Focus kung ano yung goal niya sa buhay kapag nandito kayo sa so, I experienced a lot of hardships, depression. Sa ako ikikwento yung sa depression. Siya ikikwento sa other bago. So, ayun, tip niya. Support system. Family. Number one, family. Real friends. And workmates. Hindi naman talaga mawawala sa buhay, sa abroad. Okay, so, maraming nalinig niya. Ganyan talaga yung pin. Dapat lang. Ayun. Pasensya. Although before wala akong ganyan. Pero dito, praktisado. And then, ayun, support system. Pray. Napaka mabisang panlaban, prayer,
your friends, close friends, family, relatives to pray for you para pwede ka sabi nila. The family that prays together, stays together. So parang, for me when you pray and there are other people na nagpipray for you, I mean, the same intention. So parang, mas ano siya, parang, mas malakas. Mas malakas tayo kay Lord kapag ganun. So, ayun. Ako, I always pray. Talaga. Hindi kaplastikan sa buhay. So, yun talaga yung number one. Bakit kaya naman tayo sa house ko? Okay, so guys, tapos na yung first phase ng pagluluto natin, which is yung pagpiprito ng tofu natin. So, nilagay ko lang ulit siya sa ka-workmates. Este, sa tissue paper. Ayan, para masipsep yung excess food. Ayan, so, kasi ganit tayo sa mantika. Okay. So, what's next? Okay, so, we'll just gonna saute our onion. Ayan. So, yung onion, the bell pepper, and the red chili. Okay. So, yung pinakita ko kanina, yung ano natin, mga ingredients, yung mga kailangan natin. Okay, so, olive oil. Okay. Para healthy. Kasi healthy lang relasyon nyo. Wala kang ako lang sa relasyon. Anyway, joke lang. Ayan. So, ayan. Lagay lang tayo. So, sa inyo. Hindi talaga natin, hindi natin siya gustong lutuin. Okay, so gusto natin, at yun pa rin yung freshness ng sibuyas. Okay, ng onions natin. Okay, gusto natin yung medyo crunchy-crunchy pa siya. Di ba ganun yung mga masarap siya yun. And then yung flavor na gusto natin ng onions. Okay, so okay na yun. Sabay ko yung bell pepper and yung red chili ko. Anyway, yung pag-iiwa, yung pag-cut ng ingredients natin, depende rin yan sa tripping. Trip-trip lang din yan. Ganon. Parang shabby, nag-tripan ka lang. Charge! Okay. So, ayan. Antayin lang natin siya na medyo mainitan. Okay. So, hindi kumuto. Ayaw natin na ganon. Medyo okay na yung bell pepper natin, yung onions, and yung red chili. So, next ko is guys, finally, tapos na rin yung ating pinaka-antay. Okay, so parang yung kontrata ko malapit na matapos. Okay, yung pinaka-antay ng lahat ng OFW, yung pag-uwi ng Pilipinas. Thank you, Lord. Okay, so anyway, eto na yung ating niluto.
Okay, so sizzling. Actually, hindi siya sizzling kasi nga wala tayong sizzling plate. So, tofu sisig. Sige. Ayan. Guys, ayan na siya. Natatahan ba kayo? Ayan! So, lagyan lang natin siya ng konting arte. Spring onions and some slices of chili. So, ayan na siya. So, sana mag-subscribe na din kayo sa channel ko na nag-start pa lang. Okay, so thank you for watching my very first vlog. Okay, so wala akong masyadong maisip na content. Kung may suggestions kayo, ayun, pwede naman kayo mag-suggest. Sige. Ayan, so anyway, sana, and try nyo lutuin. Okay, and I hope na may nagutunan kayo. Ayan. Guys, masarap po pulutan. Promise. Bigay magsisisi. Parang siya.